Hello, Michelle Igorot UK. Thank you for joining my live streaming. Mega, mega shout out. Ayan. Na-miss ko po kayo dahil hindi ako nakapag-live noong Saturday. Michelle Igorot, mega shout out. Thank you for joining my live streaming. Ayan, wait lang po. Ready lang natin. Bell all kaya na-notify agad. Ah, thank you po. Ayan, may nag-request kasi na subscriber ko na ang gamitin ko sa pag-explain ay Tagalog kasi marami na daw gumagawa ng tutorial na English yung explanation. Kaya po, ang gagawin natin today ay ano tayo? A simple conversation, preguntas. Tapos, ano, iano natin sa Tagalog para mas naiintindihan po ng ating mga manonood. I know Filipinos are good in English. I mean, we can understand and we can speak English. Pero mas maganda na gamitin natin ang ating sariling wika. Mega, mega shout out for the people in the house. Thank you so much for joining my live streaming today. So, ayan, nilista ko po yung mga simpleng tanong po para sa conversation po, ano, para makapag-umpisa ng usapan, ika nga, sige na, usapan, ika nga. So, I did not share actually our live streaming today. I-share ko kaya para mas marami tayong ano, marami tayong kasama na manood o maki-join sa atin. Kamusta po kayo? How are you guys? Kamusta po kayong lahat? Como estáis? One moment, i-share natin. Saglit lang po ah. Okay, so kung nakikita po ninyo sa aking sa ating pisara, ayan, may mga salita po na nakasulat sa Castellano, Espanyol, at dito naman sa bandang kaliwa, sa bandang kaliwa, ala izquierda, ay nakasulat po ang mga Tagalog na translation po. So, halimbawa po, ano, ¿Cómo te llamas? Means, ano ang pangalan mo o ano ang iyong pangalan? So, dalaw actually, pwede mo yung sagutin sa Espanyol ng dalawang beses o dalawang magkaibang pamamaraan. Soy Catherine means I am Catherine. Ako ay si Catherine. Or, me llamo Catherine. So, ang ano natin yan sa Tagalog ay, ang pangalan ko ay Catherine. So, pag ito po yung ano natin, pag ito po yung, tawag nito, tanong. Bali po, ¿Cómo te llamas? So, ano ang pangalan mo o ano ang iyong pangalan? Di ba? Ganun tayo sa Tagalog. Ano ang pangalan mo o ano ang iyong pangalan? Tapos, pag sinagot natin yan, ang pangalan ko ay Catherine. For example, no? So, sa Espanyol, sabihin mo yan, Me llamo Catherine. El verbo llamar. Me llamo Catherine. Or, ang pangalan ko ay, or soy Catherine. My name is, I'm Catherine, pardon. I'm Catherine. I am Catherine. Soy Catherine. Bale, ako ay si Catherine. So, kasi wala naman tayong katumbas na, anong tawag nito? Verbo be sa Tagalog, di ba? Yung is and are. Kasi tayo naman, pag nagpakilala, ano lang, ako ay, tas pangalan mo.
Ayan. So, kung meron po kayong tanong, ano po, huwag mahiyang magtanong. Sige. Nalala ko tuloy yung patalastas natin sa bowl. Ano to? Huwag mahiyang magtanong. Ano nga yun? Kung may right med ba nito? Say, ganun eh. So, ayan. So, again, mega shout out po sa apat po na nanonood sa akin. Kung meron po kayong tanong, huwag po kayong mahiya. Mag-message lang po sa ating live chat. Okay po? So, dun tayo sa pangalawa. Donde vives? Donde vives? So, ang kausap mo ay ikalawang panauhan. Saan ka nakatira? Saan ka? Pangalawang panauhan. El verbo vives. To live. Verbo vivir. So, saan ka nakatira? So, halimbawa, vivo in, tapos kung anong street number mo, anong, halimbawa, vivo in Cavite. Pwede sir. Diba? Ako ay nakatira sa Cavite. Ganon. Pasong Buaya, tal, yung address mo po. Vale? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? So, sa Tagalog, ano ang trabaho mo? Dedicas, segunda persona, means ikalawang panauhan. Ano ang trabaho mo? Pag sinagot mo yan sa Espanyol, soy profesora. Por ejemplo, soy arquitecto, soy ingeniero, kung ikaw ay lalaki, no, arquitecto, ingeniero, pag lalaki, profesor, pag babae, profesora, nurse, for example, enfermera, pag babae, pag lalaki, enfermero, o médico, doctor, dentista, ano pa ba, lahat na po ng klase ng trabaho. Vale? So, soy, tapos kung ano yung profession mo. So, pwede mong, sa ating mga Tagalog, ako ay, sa ating kasi ang ginagamit natin talaga is teacher. Diba? Teacher, pero ang pagsulat natin ay teacher. Teacher. Ako ay teacher. Kasi ang professor sa atin normally, those who are teaching in the universities or in college. So, they are professors. Dito kasi, ano, normally ginagamit yung profesora or maestra o maestro, profesor, profesora. Ayan. Tapos, ¿dónde trabaja usted? Ito, formal ano to. Formal conversation to dito sa Espanya kapag ginamit mo ang usted. Parang ano siya, parang sa atin, ina-address mo yung ma'am, sir, yung mas nakakatanda sa'yo, mas nakakatanda, yung hindi mo kilala, ano pa ba? Yung respect ba na parang bigay natin yung, di ba, miss and mister, ginagamit natin siya. So, saan ka nagtatrabaho? Donde is where? Saan ka nagtatrabaho? Por ejemplo, yo, estoy trabajando in una academia. So, I am working in the academy. Ako ay nagtatrabaho sa isang academia. So, same lang naman kasi yung ano sa atin, diba? Yung normally, may mga Spanish word tayo na sa Tagalog, pareho lang, academia, pero iba lang yung spelling natin. Iba yung pagbaybay natin. So, ayan po. Kung meron po kayong tanong, huwag pong mahiya, mag-ano lang po, mag-message lang po dyan sa ating group chat. Okay? And then, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Saan ka nagmula? Luz in Thailand, tamsaktan. Ah, thank you, Luz. Mega shout out. Na, hindi ako nakapag Spanish tutorial ng Saturday kasi sobrang busy kami. So, bawi ako today. Bawi ako today. Ayan. De donde eres? Saan ka nagmula? So,
Iba yung saan ka naka ay, taga saan ka ha, yung donde vives, iba yan sa saan ka nagmula. So for example, de donde eres, pwede mo yung sagutin, soy Filipina. I am Filipino, 'di ba? So sa Tagalog, ako ay Filipino. Kasi normally naman hindi naman natin inaano yung ano, 'di ba? Yung feminino and masculino kasi ang general term natin sa nationality natin, Filipino lang talaga. Kahit sa passport natin, 'di ba, nakalagay Filipino. Hindi tayo ano, wala kasi dito kasi meron sila talagang feminino and masculino. Ayun. So saan ka nagmula? So halimbawa, ano yan na kung ikaw ay anong ko? Ay, one moment. One moment. Un momento. Ay, sorry. Sorry. Okay, so, halimbawa, kung ang kausap mo ay isang aliman, galing siya sa Germany, aliman, pues, soy aliman. Kung lalaki yon, kung babae, alimana. Or, él es aliman, ella es alimana. Bale, siya ay aliman. Diba? Sa Tagalog, o alemana or americano. Él es americano. Ella es americana. ¿De ba? Normally sa ating mga Pinoy, sa Philippines rather, kasi hindi naman lahat kasi ng tao, 'di ba? Lalo na sa mga probinsya, kapag nakakita tayo ng mga mestizo, pagka maputi, ang tinatawag lang lagi is americano. So, yun yung ano, yun yung parang ano natin, di ba, na kapag ano, Amerikano. So, minsan hindi natin alam na, posible na yan ay Aleman, Italiano, Portuguese, o kung ano pa man. So, kasi katulad ng last time na, nasa Pinas kami, na nabulol si Inday, yung tawag nila sa asawa ko is Amerikano, Amerikano. Pero yung asawa ko ay Espanyol. Tapos hindi siya lumilingon kasi akala niya iba yung tinatawag kasi hindi nga naman siya Amerikano. Pero normally kasi, 'di ba? Yun yung ano natin na ay pagka ano Amerikano agad. So ganon. Share ko lang po. Anyways, ayan kung meron po kayong katanungan, paki ano lang po kasi ano, ito po ay mga simpleng ano lang po ito, katanungan kasi may nag-ano po sa akin, may nag-comment na kung pwede ang tutorial ko gawin ko pong Tagalog ang pagpapaliwanag kasi madami ng Spanish tutorial na English yung ginagamit. So kaya ito trinay ko po na mag-explain ng mga katanungan sa Web Tagalog Translation para mas madali po maintindihan. At siguro, pwede natin gawin to mamaya kay sasagutin nyo yung mga simpleng tanong pag chat para ma-practice nyo po. I-explain ko lang muna kung ano yung ibig sabihin. Okay. So, ayan po ah. So, kung ikaw ang sasagot niyan, dahil ikaw ay Tagalog, soy fe, Tagalog. Ano ba yun? Ikaw ay Pilipino, soy Filipino. Pag ikaw ay babae, soy Filipina. Kung ang kausap mo ay Spanish national, kasi talagang meron silang feminino and masculino dito. So, ayan po. Soy means ako ay Filipino. In English, I'm a Filipino. Or I'm a Filipina. Okay, ¿cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Sa Tagalog, ano ang iyong número ng teléfono? Normally kasi, di ba tayo, informal way, sasabihin mo lang, anong number mo?
Anong numero mo? Di ba? Ganun lang tayo. Or number mo. Very shortcut kasi tayo mga Pinoy, ang hilig natin mag-shortcut, di ba? Yung inuuna natin yung berbo. Halimbawa, matutulog ka na, di ba? Or matutulog na ako. Hindi mo sasabihin na ako ay matutulog na. Di ba? Ganun tayo mga Pinoy. So, depende kung sino yung kausap mo at kung paano mo anong tawag niyan? Yung tanong. So anyways, so halimbawa, ayan. So sasabihin mo lang yung numero mo. So kung alam mo na yung kung nanonood ka ng Dora, sabi ka na, Dora the Explorer, so alam mo na yung numero na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Y luego, 11, 12, 13, blah, blah, blah. Mega mega shout out for the 6,000 in the house. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Alam nyo, hindi ko po ito i-share yung ating tutorial. Pero nandyan po kayo. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa patuloy na pagtangkilik po sa aking channel. Okay, next. Ito, madalas itong tinatanong, lalo na kapag ikaw ay nag-a-apply ng trabaho. Diba? Your phone number, yung number ng telepono mo, at saka yung ¿cuál es tu correo electrónico? That is your email address. Ano ang iyong email address? Sa Tagalog, diba, hindi naman natin ito tinatranslate. May mga hiram tayong salita na ina-adapt na natin, hindi na natin siya tinatranslate. Daw meron naman, pero madalas, na natin to, ginagamit na natin. So, ano ang iyong email address? So, halimbawa, mo yan, no? Mi correo electrónico, halimbawa, no? F, B, C, A, T, H, Y, por ejemplo, y luego, yung at, okay, at is arroba. Yan, yung at nila, sinasabi nila yan, at @@yahoo.com. So, yung at yahoo.com, for example, at @, for example, punto, yahoo o hotmail, mail, talaga, mail.com, punto, com. So, ayun, Michelle Igorot, hi, at Zendaylan. Hello, ayan. So, ito po yung mga simple na katanungan po. Very basic na tanong po. So, ayan, simulan po natin. Willing po ba kayong mag-love-love? Ayan, mag-love-loban po kayo dyan. Ang tawag niyan, willing po ba kayo na mag-tayo? Question and answer portion. ¿Cómo te llamas? So, sasagutan mo yan. Me llamo, tu nombre, yung pangalan mo, me llamo. Vale? Gusto nyo alisin ko yung, ay burahin ko yung Tagalog translation, tas ilagay na natin yung example. Thank you again for joining me today, people. Sobrang appreciate ko talaga. Kahit alam mo yon, hindi naman ako talaga pag nagla-live kasi ako, wala talaga sa yung schedule ko, basta lang mag-live ako, ganun. So, pero meron pa rin mga pumapasok, kaya maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Ayan. Meron po ba kayong mga katanungan? O halimbawa, pwede rin. ¿Cómo se llama el marido de... Halimbawa, gusto mong tanungin yung asawa ni ganito. So, sasagutin mo lang. Por ejemplo, se llama Pedro. Ang pangalan ng asawa ni ganito ay Pedro, for example, no?
Ayan. Maraming maraming salamat. Mega mega shout out and thank you for the likes, people. Okay, so kung wala po kayong tanong, burahin na po natin ito. Gawa tayo ng ano? Gawa tayo ng pangungusap. Bale? Or ano? Tawag dito? Paragraph ba? Paano mo ipakikilala ang iyong sarili? Bale? Para maging mas productive tayo. Ano to? Sobrang simple lang to ha, kasi ano, tag nito, nag-try lang ako na magbigay ng simpleng mga katanungan na pwedeng i-practice ba ng ilan sa mga kababayan natin na gustong mag-aral ng Castellano. Ako din. Gusto kong mag-aral, kaya hindi ko pa nga nabuksan yung ano, nag-aaral ako ng B1. Hindi ko pa nabuksan yung email na sinend sa akin ng kaibigan ko. So, ayan, mag-start tayo. Me llamo. Halimbawa, me llamo Catherine, bale? So, me llamo Catherine. Ang pangalan ko ay Catherine. I at sa Tagalog, no? Soy profesora. Vale? Me llamo Catherine. Soy profesora y soy filipina ¿vale? Soy filipina pero kita nyo, pero sa Tagalog meron din tayo nito. Pero pag double R dog yun ha, pero. Pero, ahora, vivo en Ontinyent. Ahora, vivo en Ontinyent. O Ontinyent, Valencia, Spain. Ontinyent, Valencia, pwede nyo tong ano po, pwede nyo tong gayahin tas palitan nyo ng info. Maganda tong practice po sa inyo. Bali po, so sana sa mga manonood at mag-replay nito, sana makatulong to na ma-practice nyo po ba yung inyong anong tawag nito? Yung inyo pong Spanish. Okay? Vivo in Ontinyent, Valencia, Spain. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué? Ay, palit tayo ng ano? Magpalit tayo ng ¿por qué? Okay? ¿Por qué? Porque pagpalagay na natin nagtatrabaho ako dito, kaya nandito ako sa Spain. Porque trabajo. Porque trabajo en una academia
Aquí. En España. ¿Vale? Porque trabajo aquí en España. Tapos, ano pa ba? Estoy. Kapag ikaw ay single, ilalagay mo soltero. Kapag ikaw ay lalaki, kapag ikaw ay babae ay soltera. Vale? Kapag binata ka o dalaga. Lagyan ko dito. Single. Vale? So, kung ikaw ay binata, soltero. Kapag ikaw ay dalaga, soltera. Ngayon, pag ikaw ay kasal, married, lalagay mo, estoy casado o casada. So, pag ikaw ay kasal, married. Ayan. Pag ikaw ay kasal, estoy casado o estoy casada. Kapag ikaw ay babae. Pero, halimbawa, may iho ka o wala, estoy soltero o estoy casado o casada. Estoy casada. Pero no tengo so, wala. Pag wala kang anak, no tengo hijo. Pag meron kang anak, tengo. Vale? Pero tengo hijo o hijos. O kung isa lang yan, tas babae, hija. Tengo una hija, por ejemplo. Vale? And pero no tengo hijo. Tapos pwede mo din i-ano yung ano mo, mi marido kung kasal ka o mi novio kung boyfriend mo, trabaja, por ejemplo, in una blah blah blah. Por ejemplo, no, mi novio para sa lalaki, novia para sa babae. Por ejemplo, mi novio, novia o mi marido kapag asawang lalaki. Kapag babae, mujer, mi mujer, wife, mi novia o novio, trabaja, third person, he or she works, for example, en una empresa, company, en una empresa de informática, por ejemplo, ¿no? En una empresa informática. So, ayan po yung ano, simpleng paraan ng paggawa po ng paragraph about yourself. Again, basahin po natin. Me llamo Catherine. Ang pangalan ko ay Catherine. I soy profesora. Ako ay profesora. Sa Tagalog, ginagamit din natin yan. O ako ay maestra. Ako ay teacher. No? At ako ay Filipino. Soy Filipina. Pero, ahora, pero sa ngayon, ahora, sa ngayon, vivo en Ontinyent. Ibig sabihin, ako ay nakatira sa Ontinyent, Valencia, Spain. Porque, dahil, sa Tagalog, porque is dahil, ako ay nagtatrabaho sa isang akademya. Dito, aquí, dito, en España. Estoy soltera kapag ikaw ay dalaga. Pero in my case,
Estoy casada, pero no tengo hijo, pero wala akong anak. Mi marido trabaja en una empresa de informática. Ano to ha? Example lang to, hindi siya nagtatrabaho sa informatika. Ayan, naglaban na kayo dyan. Thank you so much. So, ayan po yung ano, ayan po yung simpleng paraan kung paano mo po, I mean, paano mo gawin yung mga katanungan, di ba kanina? ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Catherine. ¿De dónde eres? Soy filipina. O, ¿a qué te dedicas? Soy profesora. ¿Dónde vives? Vivo en Ontinyent. So, ito na siya. Kung paano mo siya gawin na talata ba? So, yan, talata ba? Paragraph. So, ayan po. Sana ano po, makatulong po ito sa inyo. Kung meron po kayong ibang katanungan sa mga hindi po, I mean, sa hindi po nakakapanood ng live na ito, if you have any concern or question, just leave me a comment o kung ano yung gusto niyo pong pag-usapan natin. Sa susunod po, ano po, masaya po ako na gagawan po ko po yan ng ano po, ng topic. It's either sa live streaming natin or mag-upload po ako ng video. Actually, balak ko pong gumawa ng video, hopefully this week, kung paano mabilis matuto ng Espanyol. Kasi ano, parang gusto kong gawa ng topic yun kung ano yung isa-isahin ko yung mga steps na ginawa ko po para kung paano. Kasi sabi ko nga kanina, may isang bumisita sa amin kanina, kaibigan ng asawa ko. Sabi niya, ang galing, mayabang lang yun. Sabi niya, ang galing mo na magsalita ng Kastilyano. Ilang taon ka na dito? Sabi ko, ano po, magtatatlong taon na this June. Sabi niya, ang galing mo na ah, sabi ko. Pero sabi ko, oops, hindi ako pumapasok sa eskwelahan para matuto magkastilya in the moment. I mean, it's almost 2 years na. Self-study na lang ang ginagawa ko. So, ayun po. So far, ano, kaya gusto kong ibahagi sa inyo kung paano ako natuto. Baka makatulong po sa ilan sa mga kababayan po natin na nanonood po sa aking channel para po makatulong din sa inyo kung paano po mabilis matutong magsalita ng Espanyol. Kaya ano po, sige, ano natin yan. Maybe I hope this week I can make a video. I will find time for that. Kasi ang gusto ko lang naman talaga is maibahagi po yung ilan sa mga karanasan ko dito sa channel na ito. Kaya nga, di ba kung napansin nyo, this channel is mixed of everything about my personal life, about my experiences, about my Spanish language journey. Di ba po? So again, thank you so much. So kung meron po kayong katanungan, huwag mahiyang magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Feel free to leave a message po kung ano po yung ano. Gusto niyo po bang gawa pa tayo ng ibang halimbawa? Ayan, maraming salamat po ulit. Wait lang po ah, inom lang tayo ng tubig. Ayan, kung meron po kayong katanungan, feel free to leave a message on our live chat. Pwede tayong gumawa ng ano pa. So, kapag gawa natin to ng mga katanungan, no?
¿A qué se dedica, por example? Por ejemplo, nagtatanong tayo tungkol dito sa ano na to, sa paragraph na to. Bale, so, ang pinag-uusapan na natin ngayon ay si Catherine. So, si Catherine ay ikatlong panauhan na. La tercera persona. So, ang tanong halimbawa, ano tayo? Sobre todo, bale? Aquí. So, ang tanong, ¿cómo se llama? Bale? Third person, anong pangalan, halimbawa, ng pinag-uusapan natin? ¿Cómo se llama? So, se llama Catherine. Tapos, ¿de dónde es Catherine? ¿De dónde es Catherine? ¿Taga saan si Catherine? Pues, de Filipinas, porque ella es filipina. Pues, es de Filipina. O es de Filipinas. ¿Vale? ¿Y dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Saan nakatira si Catherine? So, ahora, pues, Catherine vive en Ontinyent, Valencia, Spain. ¿Vale? Tapos, ¿ano pa ba? ¿Cuántos hijos? ¿O cuántos hijos tiene? Pues, Catherine no tiene hijo. Que aquí no tengo yo. Pues, Catherine no tiene hijo. Ella, sa Tagalog, si Catherine ay walang anak. ¿Vale? ¿Ano pa bang tanong natin? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica Catherine? Ella es profesora. ¿Anong trabajo ni Catherine? Ella es profesora. So, ayan po. Madali lang, diba? Try nyo pong gumawa ng ano, ng sarili nyo po. Sundan nyo lang to. Halimbawa, Mia mo, tas pangalan mo. Tas soy ang trabaho mo. Tapos, syempre pareho naman tayo, Filipino, Filipina. Elmer ASMR, thank you so much for joining my live streaming today. Elmer, maraming maraming salamat po. Tapos, yan, palitan mo lang, soy Filipina, tapos yung address mo kung saan ka nakatira, sabihin mo ngayon. Pero Aura, vivo in, for example, in Las Piñas, o in kung saan man. Sige host, patambay ko lang lapi ko, breakfast na muna. Ay, thank you so much, Michelle Ogorot, for the BG. Ay, maraming salamat po. Iwanan nyo lang po ako ng mensahe para kayo po ay aking mabalikan. Or wait lang, kukuha ko ng papel, lista ko lang po yung mga pangalan ng mga nandito para mabalikan ko din po kayo kapag ako ay may time. Alam nyo naman po, ang inyong lingkod ay pasilip-silip lang kay Lolo kapag walang trabaho. Wait po, kukuha ko ng papel, ilista ko po lahat ng pangalan ninyo. Ayan. Thank you again. Alam nyo, sobrang ano talaga na kapag kayo ay, alam mo yon, pag nagla-live streaming ako kahit, di ba yung iba kasi like daily talaga nagla-live stream sila. So meron talaga silang regular viewer. Ako kasi kapag may extra time lang, tas nandyan kayo lagi, kaya sobrang masaya ako kapag ano, sinasamahan niyo ako sa aking live streaming. Luz in Thailand. Vlog. Elmer. ASMR. Si Elmer lagi itong dumadalaw sa ano ko eh. So, marami salamat talaga, Elmer, ha? Kasi, ano, sinasamahan niyo ako lagi.
Maraming salamat po again. So, Michelle Eger Luz, Elmer, ayan. Ano po, huwag po kayo mag-alala. I will visit also. Kapag ano po, mamaya siguro bago ako papasok ng work. Kaya muli, maraming maraming salamat po. At sana sa mga ano po, mga kababayan na manonood po nito ng replay. Kasi lalo na yung ilan sa mga sumubaybay po sa ating Spanish tutorial. Muli, kung meron po kayong ibang topic na gusto pa nating pag-usapan, iwanan nyo lang po ako ng komentaryo. Tapos gagawan po natin ang paraan yan. This week, medyo maluwag po ako sa umaga. Kaya siguro makakapag-live stream ako. Or gagawan ko na lang po ng video para ano po? Anong tawag nito? Mas marami pa po tayong ano, mapag-uusapan. Bale. So, ayan. Ano natin? Palitan natin ng halimbawa, ano? Tapos maglagay tayo ng, mag-ano tayo? Ng adhitibos. Ito yung last ano natin. Mega, mega shout out for the 5,000 in the house. Hi, thank you again for watching my live streaming, people of the world. Ayan. So, ano natin? Ano tayo? Pronombres. Tapos, anuhan natin ang Tagalog para mas madali nyo pong maintindihan. Pronombres. Sa Tagalog, panghalip. Panghalip pa na, o muna tayo, ha? Para yo to el. Ella, usted, nosotros, vosotros, ellos o ellas, vosotros, vosotras. So, sa Tagalog, ako, tú, ikaw, pangalawang persona. Tapos, el, ella, siya. Wala naman tayo kasing ano, wala naman tayong babae, lalaki, ba diba? Sa siya, wala naman tayo kasing ano, wala naman tayong babae, lalaki, ba diba? Sa el, ella, siya lang ang ginagamit natin sa Tagalog. Nosotros is we, pues, tayo. Vosotros, ikalawang panauhan, ikaw pa rin. Ikaw! Tama ba ako? I-correct nyo ako ha kung hindi, kung tama ba ang aking pag-translate. Ellos, ellas, they means kayo. Or sila. Please correct me if I, baka may ano ako ha. May mali ako. I. You. He. She. Nosotros. We. Vosotros. You. And they.
Okay? So, ayan yung ano natin. Ayan yung Tagalog version ng pronombres. Panghalip, panao. Ako, ba? Yo, soy Catherine. Ako ay si Catherine. Pues, ang panghalip, panao na yo in Tagalog ay ako. Ako ay si Catherine. Pag kinakausap kita, I mean, ikaw, so, sa Tagalog, na ano na, na nabulol na. Sa ano po is, tu, bale, ikaw, halimbawa, ikaw ay aking kaibigan. Tu eres mi amigo o amiga, bale, ikaw ay aking kaibigan. In Espanyol, tu eres mi amigo kapag yan ay lalaki. Kapag yan ay babae, amiga. Mejor amiga is, for example, best friend. Tú eres mi mejor amiga. You are my best friend. So, ikaw ang aking matalik na kaibigan sa Tagalog. Ikaw ang aking matalik na kaibigan. Bale? Tapos, ano pa ba? Nosotros. Ay, dito pa pala tayo. Siya. Siya ay asawa ng aking kaibigan. For example, no, siya ay asawa ng aking kaibigan. So sasabihin mo, él es marido de mi amigo. Siya ay asawa ng aking kaibigan. Él es amigo de mi marido. Vale? Or ella, she is a friend of my husband. So ella es la amiga de mi marido. For example, sa Tagalog kasi, wala naman tayong ano, pambabae, panlalaki. Ano lang talaga, siya lang ang ginagamit natin. Mapababae, mapalalaki. Siya lang at wala ng iba. Sabi ganun eh. Siya lang at wala ng iba. And then, nosotros, we, o tayo, tayo ay mga Filipino. Nosotros somos Filipinos. Tayo ay mga Filipino. So, ayun po. Nosotros somos Filipinos. Tapos, vosotros, vosotras. Ikalawang panauhan pa rin. You are talking to the second person. Pero plural ang pinag-uusapan natin. Ano ako dito? Hindi ako masyadong sure. Sa ano po? Wait lang. Mag-ano tayo? Baka ano, nakalimutan ko na. Sa tinagal na hindi na ako nagtuturo ng ano ba? Ng Filipino. Nakalimutan ko na siya. Wait lang po ah. Thank you for the likes. Mega mega shout out po sa mga nandyan po. Panghalip, panao. Ay, ang labo. Hindi ko siya nakita. Sila, ako, tayo. Sila, ikaw, kami. Anong ano? So ikaw pa rin, no? Pero kayo kapag ano tawag dito? Sabi ko na nga ba eh. Sino ang pinag-uusapan? Kayo. Kasi ano, sino ang pinag-uusapan? Kayo. Kasi ano to, plural to. Itong nasa baba, plural. So ang ikaw ay singular. So kayo, sino kinakausap ko? Kayo. Plural, kayo. Tapos third person. I stand corrected. Kayo. Mali po? So ay. Ayan po ang ating ano. Ang ating panghalipanao
The English of na black na si Inday. Tagalog, English, and Spanish. So, burahin na po natin yan. At tayo ay gagawa ng sentences. Bale? Gamit ang, ano bang ano natin, no? Ang goal natin, magamit natin to sa mga pangusap. Bale? Okay. So, guys, maraming salamat sa pagsama niyo po sa akin. Sa mga magre-reply po nito, iwanan niyo po ako ng message kung ano po yung gusto pa nating pag-usapan. Ito lang muna yung ginawa ko na ano, very basic ano lang, topic na ano ba, yung pwedeng yung ano, gawa ng simpleng ano, yung gawa lang kayo ng halimbawa niyo na pang-usap ba. Yung niya mo, anong trabaho mo, saan ka katira, ganon. Ganon. Okay. So, sentences tayo. Ah, halimbawa, no, nombre. So, nombre means name sa Tagalog, pangalan. Sa Tagalog, pangalan. Nombre, pangalan. Bale? So, nombre is pangalan. Halimbawa, pag nag-fill up kayo, apiyedo, diba sa ating Tagalog, apiyedo yan? Tama ba ang aking spelling? O baliktad, apiyedo o apiyedo? Tama. Tapos, nationalidad is nationality. Mali? Nationalidad. Sa Tagalog, same lang, nationalidad. Pero iba lang yung spelling natin. Nationalidad. Diba? Telefono. Okay. Telefono, pues, in Tagalog, telepono, número de telepono. Telepono. Correo electrónico. Alam nyo na yan. So, halimbawa, nombre, pues, ang ilalagay mo dyan, bawa kung ang pangalan niya ay Pedro, pues nombre, Pedro. Pangalan, Pedro. Tagalog, apelyedo. Pues, ano bang ano sa atin sa Tagalog? Ay, sa Tagalog, sa Pilipinas. Ano yung mga common na apelyedo? Cruz. No? Maraming cruz sa atin eh. Apelyedo, Pedro Cruz. Tapos, nasyonalidad, Filipino. Nasyonalidad, Filipino. Telepono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 0. For example, no? So, ano, ito naman yung ano, halimbawa, you are going to complete siya, ano lang, madali lang siyang intindihin. So, telepono, correo de electronico, ito yung mga basic lang po ba na ano, na conversation kung paano mo siya sasagutin. So, kung meron pa po kayong ibang mga katanungan, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito. So, ayan lang po. Sana ay
may natutunan po kayo sa ating simpleng tutorial po today. O gusto niyo gawa tayo ng third person, mi amiga, for example, si Yama, no? Our last, ano, last activity. Sinimplihan ko lang to talaga today, guys. Gawa tayo ng ano, ng third person. Bale? Para lang ma-practice nyo yung ano, ibang personahe ba? Bale? So, for example, anong gusto nyo? Sabi nyo, anong gusto nyo para hindi... or gawa tayo ng simpleng conversation, no? Halimbawa, buenas tardes. Kasi ano na dito eh. Anong tawag nito? Mag-alas 12 na, kaya afternoon na. So, buenas tardes. Bale, halimbawa, ano, nasa loob tayo ng isang restaurante o kung saan man, no? May kausap ka. Buenas tardes. Tapos, sasagot ka niya na, hola. Ale? Hola. Ano yan? Madalas yan dito sa anong tawag nito? Sa Espanya. Hola. Sa atin, normally, hi, di ba? Or, mabuhay. Mabuhay. Ganun yung ano natin, kung paano natin i-welcome yung isang tao. Hola o mabuhay sa Tagalog. Tapos, pwede kang magtanong, ¿qué tal? Means, how are you? This is informal. ¿Qué tal? Diba? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? So, ibig sabihin, kamusta ka, diba? ¿Qué tal? And then, sasagot ka niya ng muy bien. Okay? Muy bien, ¿qué tal? ¿Kumusta ka? Muy bien. Tapos, o halimbawa, meron kang kasama. So, pwede mong sabihin, le presento, le. Gusto kong pakilala sa'yo. Le presento a Maria. Por ejemplo, no? Le presento a Maria Rodriguez. Le presento a Maria Rodriguez, la nueva, ano man siya ba? La nueva profesora, for example. O la nueva arquitecta. Tu o la nueva médico, la nueva directora, la nueva kung ano man, vale? And then, syempre ang isasagot mo niyan, encantado. De encantado de que conocerla. That means, inagagala kitang makilala. O, I'm happy to meet you. O, nice meeting you. O kung ano pa man. And then, yo me llamo, papakilala mo yung sarili mo. Yo me llamo, for example, ako yan. Me llamo Catherine. Me llamo Catherine. Y soy... bla 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 bla, kung sino ka man o kung ano man yung ano mo, etc. Tapos yung pinakilala mo na si Maria Rodriguez, sasagot yan siya ng mucho gusto. Nice meeting you. Mucho gusto. Mali? Ganyan lang kadali yung mga
conversation po na ano yan ha, mga simpleng conversation lang dito sa atin, dito sa Espanya. So, kung ano, kung ganyan lang kadali yung, I mean, yung mga basic na ano, ganyan, madali lang siya, hindi siya ganun kahirap. Siyempre, dapat alam mo na yung ano, I mean, marami ka nang alam din ng mga salita, diba? Kasi, yung mga salita naman na iba, halimbawa, lalo na yung mga verbs na ginagamit natin. At, syempre, yung mga panghalip, dapat alam mo na, tulad yan, yung mga iba-ibang berbo, syempre, presento, berbo presentar, berbo llamar, yan. So, ayan lang po. Ito lang ang ano, isa sa mga pinaka-simtawag nito, pakikipag-usap na gamit ang wikang Espanyol. Ika nga. So, ayan lang po ang ano po natin today. So, bukas, siguro mag-start tayo ng ano, bukas kung makakapag ano ako, kung wala akong tawag niyang gagawin. Mag-ano tayo ulit ng verb. Tapos, ano natin. Kasi sa Tagalog naman, ang ano natin, madali lang ang pagbanghay. Siguro, ayun, ino na lang natin sa Tagalog yung ilan sa mga berbo na madalas na ginagamit po sa basic conversation. Ayan, maraming salamat po ulit. Mega, mega shout out for the 5,000 in the house. And kung hindi niyo pa po napanood ang aking last upload, since magba-Valentine na po, please watch also my love Spanish coach. Panoorin niyo po sana at sana ay magustuhan niyo po. Just leave me a comment tungkol po sa ilan sa mga uploads na akin pong ginawa. Tulungan niyo po ako na mapalaki po ang ating channel. Sige, mapalaki po ang ating channel. Help me grow my channel by watching my videos, of course, and sharing my videos to your family and friends. So, ayan, kung meron po kayong katanungan, just leave a comment on our live chat.
ang blurred niya. Ang blurred ng ano? Ng vision? Ah, oh, thank you for the 7 thumbs up. Hello. Mega, mega shout out. Let me know who is inside. Okay, let me know who is inside, people. Gusto niyo mag-ano tayo? Gawan ko kayo ng ano, simple exercise, tapos i-fill out niyo. Kanina pa ako nagsabing last, you know? Sige na nga, another ano, another 5 minutes. 5 minutes. Mga sudyante ko lagi sinasabi, ah, sinabi mo, last na, tapos ano na naman, iba na naman. Sige. Yung last daw ako ng last. Actually, nililigpit ko na yung marker ko. Ayan na to. Fill out nyo to, ha? Practice nyo ba? Hola, me llamo. Ayan. So, pangalan nyo, lagay nyo dyan. E. Anong verb ilalagay nyo dito? I. Lagay natin halimbawa, Espanyol. Okay, so ano natin yan? Anong ilalagay nyo dito? Practice natin yan. Ano sa tingin nyo? Mia mo? Lalagay nyo dyan ang iyong pangalan. Bale? So, sulat mo dito, your name. Ang iyong pangalan. Tapos, I, anong lalagay natin dito? Verbo, be. I, anong verb? I soy, Espanyol. Vale, soy Espanyol. Ganyan mag-complete ng dialogo. Hola, me llamo? Por ejemplo, Rodrigo, no? Soy Espanyol. ¿Cómo? Anong lalagay natin dito? ¿Cómo? So, anong salita lalagay natin dito? So, pag nagpakilala ka, hola, me llamo Rodrigo. Usted? Como usted tú? Ay, Tere. Hola, Tere. Ikaw ay nagpakilala sa sarili mo. Hola, me llamo Catherine. Soy Espanyol. Por ejemplo, como... Kasi may tu sa dulo. Como hola, no? Como man sabihin na como hola? Como eres? Tu? Como eres tu?
Perfecto, estoy aburrido ahora. Qué bien. Hola, Patrick. ¿Por qué estás aburrido, Patrick? ¿Por qué? ¿Tú no tienes trabajo? Okay, so ¿cómo? Anong ilalagay natin dito? Hola, me llamo Catherine y soy española, actually. So, y luego, may tú sa dulo. Tú. ¿Cómo? Pwede mo yung lagyan dito. ¿Cómo te llamas? Tú. Y luego, sasagot yung ano mo, sasagot dyan yung kausap mo. Por ejemplo, soy Marta, soy Mario, soy tal, tal, tal. Then, halimbawa, kasi ano na dito? Tanghali na. Buenas tardes, señora, por ejemplo, buenas tardes, señora, ¿ano bang pangalan? Señora Dominga, por ejemplo. Buenas tardes, señora Dominga. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿no? Y ang sagot niyan, bien. Gracias. Y tú, so, buenas tardes. Podemos poner. ¿Cómo estás? ¿No? Buenas tardes, señora Dominga. Buenas tardes, señora Dominga. ¿Cómo estás? Kung informal. Kung pag-usapan natin formal, ¿cómo está usted? Harang Bree Solutions. Thank you so much for joining my live streaming today, people. Ayan. So actually, pasensya na po kayo ha. Yung mga bagong dating po na mga gustong mag-aral ng Kastilyano, i-replay nyo na lang po itong aking live streaming kasi ako po ay magtatapos na dahil, siguro, dahil ano po, magto 2 o'clock na at kami po ay kakain ng 2 o'clock. So, muy bien, Patrick, estás. Muy bien. Pag kausap mo ay ikalawang persona. Pag kakausap mo ay usted, informal, está. ¿Cómo está usted? Kapag segunda persona, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Vale? ¿Y tú? Ayan. So, yung ano, yung pronoun. So, ayan po sa mga ano po, sa mga bagong dating, pasensya na ha, nag-start ako ng maaga kanina. Ano po, yung tutorial ko ngayon ay ipinaliliwanag ko po gamit ang Tagalog kasi may subscriber po ako nagsabi na dahil marami na pong Spanish tutorial na English yung ginagamit sa pagpapaliwanag. So, sabi niya mas maganda siguro na Tagalog kaya po ito ay ginamit ko po ang ating sariling wika na ipaliwanag ang Kastilyano po para mas madali o mas paano ba, madaling maintindihan ng ating mga kababayan po na sumusubaybay po sa aking channel. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong pagbisita at kung kayo po ay
kung interesado po kayong matutunan kung ano po yung mga discuss ko po kanina, panoorin nyo lamang po ito muli, i-replay nyo po. Tapos, kung meron po kayong ibang concern about our topic or kung may gusto kayong i-request for our next tutorial, feel free to leave a comment. Bale, kung ano yung, kasi ano naman po eh, masaya naman po akong gawin po para sa inyo. Kung ano po yung kaya kong maibahagi para po makatulong, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na gustong-gusto pong mag-aral ng Espanyol. Kaya again, panoorin nyo na lang po muli at pakishare na rin po sa inyong family and friends yung mga gusto pong matuto, mag-aral ng Kastilyano. Ayan po, ibahagi nyo na lang po ang aking tutorial today. So muli, kung hindi nyo pa po napanood ang aking last upload about love week sa Valentine, panoorin nyo po at iwanan nyo po ako ng mensahe. So again, iwanan nyo po ako ng mensahe. Muli, maraming salamat po. I hate to see, to say this. But, hanggang dito na lang po tayo ngayon. At sana bukas, try ko po bukas na makapagawa po ng tutorial kung wala po akong pasok. Palabrotas naman susunod, mama. Uy, baka maano tayo niyan. So, actually, I have 10 most common palabrotas. Kaya lang, baka maano tayo niyan na masipa tayo niyan. Okay. Baka masipa tayo niyan. Pwede bang ano ko na lang? I-message ko na lang sa'yo. Sige, naku, baka masipa tayo niyan. Mga murang salita. Okay. Daw, very common yan dito. Marami talaga. Ano yan sa kanila dito? Parang normal lang. Parang normal lang yan dito na sa totoo lang, mga 7 years old na mga bata, nagmumura. Parang ano lang dito yan, parang pagkain lang ba? Pero, Diyos ko Lord. Tinuturuan nga ako ng mga bata na, tapos inaano lang nila ako ba? Sabi ko, hindi ba bad words yan? So, hindi, parang ano lang yan. Ganun. Anyways, again, I'm so sorry, but we really have to end this. See you next time. I will try tomorrow kung makapag-live streaming tayo. Parang napansin ko, mas gagawa tayo ng maraming mga ano ba, phrases, mga pangungusap, o mga talata, para mas nagagamit nyo yung pagbuo ng mga pangungusap gamit ang salitang Kastilyano para mas napapractice ba. Sabi ko nga kanina, yung ginawa kong paragraph, palitan nyo lang ng mga sarili nyong impormasyon para at least napapractice nyo ba kung paano ang paggamit. So again, I hate to say this, this is not a goodbye. So, goodbye for now and see you maybe tomorrow. I am not sure actually if I don't have at 12 o'clock or 1 o'clock kapag wala pa akong gagawin. Ayan, pwede tayong mag-live streaming. So, again, thank you so much for joining my live streaming again. And hope to see you next time. Do not forget to watch my videos and please share it to your family and friends. Help me grow my channel. Road to 3,000 subscribers na po tayo. So, hasta luego!